Hi guys, and welcome to CNB Exotics. This episode is having a special shout out for Engineer Ogi Tongko. Thank you for supporting us and loving animals. Hi guys, and good morning. Ngayon, it's all about Crocomelon and paano maging pet ang isang crocodile. Dito sa Pilipinas, pag nag-alaga ka ng isang crocodile or rather any exotics, ang unang tanong sa iyo ay bakit? Bakit ka nag-aalaga ng ganyan? Bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan, pero ito ang top 3 na hanap ko. Isang dahilan kung bakit nag-aalaga ng crocodile o buhaya ay dahil sa isang old Chinese belief. Ang haba ng buhay ng isang buhaya ay mapupunta sa nag-aalaga nito. So parang isang agimat na nagpapahaba ng buhay sa nag-aalaga. Dahil kilala ang mga buhaya sa kanilang haba ng buhay. Umaabot sila ng 70 to 100 years or higit pa. Pangalawang dahilan, crocodile farming. Ang crocodile farming sa Pilipinas ay under ng agricultural industries. Sila ay nag-aalaga at nag-harvest ng mga karne at balat ng buhaya para gawin produkto at pagkain. Ang unang dahilan, exotic keeper or exotic breeder. Ito yung mga tao na gusto mag-alaga ng mga kakaiba. Pwedeng conservation purposes, breeding, or passion. Kung kayo ay magsisimula mag-alaga ng crocodile, mayroong mga myths na dapat nating malaman. Una, pag nilagay daw ang crocodile sa aquarium, ito ay makokontrol ang paglaki. Ito po ay hindi totoo. Maaari silang hindi lumaki dahil sa mga problema na dinudulot na maikling spasyo. Pwede silang magkaroon ng scoliosis. Dito nakaplano ilagay si Crocomelon sa mga susunod na buwan. Aayusin pa ito at lilinisin. Myth number 2. Ang buhaya ay matakaw. Ito ay malakas kumain at sugapa. Ito po ay hindi totoo. Ang mga buhaya ay hindi matakaw katulad ng iniisip natin. Ang mga buhaya ay kailangan lang po nila ng 8-10% ng pagkain katumbas ng kanilang bigat. Ang pagkain po nila ay isang beses lang sa isang linggo. Ganto lang po karami ang 10% katumbas ng bigat ni Crocomelon. At ang pagkain nito ay para sa linggo na ito. Nilalagyan ko din siya ng calcium powder dahil sa liit niya, hindi niya pa kayang kumain na mayroong buto. Myth number 3. Ang mga buhaya ay likas na mataba at malaki. Ito po ay hindi totoo. Kadalasan po sa mga captive bred na crocodile ay nasasobrahan sa pagkain. Ito ay nagdudulot ng pagtaas ng kanilang uric acid. Maaaring madamage ang kanilang kidney at liver. At ito ay nagiging sanhi sa maaga nilang pagkamatay. Tatapusin na sana namin kay Crocomelon. Kaya lang, meron din nila sa amin dalawang pagong. Ito daw ay nasama sa lambat ng isda. At yung isa rito ay may tama pa sa shell niya. Itong dalawang pagong na dinila sa atin ay mukhang Malayan box turtle. Isasama ko muna sila sa iba nating mga pagong at papakainin. Nagpapasalamat po kami kay Sir Patrick sa pag-rescue sa dalawang pagong. Ito po ay gagamutin namin at aalagaan. Maraming salamat po.